wala akong dalamas. Meron? Ah. Morning. Rex kaya anong? Morning. Sino yung bumabanat? Si Arn Arn at saka sino? Ali Soto. Malay niyan. Yan ang may mga reporter na hilaw. Ah, di na pinapatulan niya mga yan. Ayan. Oh. Eh baka sa sobrang dami ng bigas ko eh, na sila ay natabunan na. Pati bahay nila. Ano naman balay niyan? Titingnan ko ano binabanat niya, mga tungaw na yan. May kumuha na ng bigas? Yan ba? Na? Ganun. Baka wala na kasing nakikinig ng media ni Arnold Clavio at saka ni Ali Soto. Hindi ko pa napapanood eh. Ano bang mga birada niya, nung dalawang yan? Sabihin mo kay Ali Soto at saka kay Arnold Clavio, magdukit na lang sila, wala silang magawa mabuti. Are, may bago tayong truck. Pamimigay natin to. Alam nga naman, anong gagawin natin dito? Nandito pala yung mga anti-narcotic, oh. Bibigyan natin. Sasakyan nila. Sir, na checkpoint lang po. Ganon? Bati muna, kaway-kaway, yung mga taga-anti-narcotic. Happy. Ay. Nakausap ko na nabibigay siya sa'yo. Ha? Ako po yung si Olga. Sir. Ay, ko si Olga. Wala naman akong COVID. Ay, binigyan pa ako ng certificate. Sir, para sa inyo. Oh! Direkto baka daw to recto. Hindi po yan recto. Dagdagan ng 10 saka. Gawin natin 60. Ayan, ha? Para makatulong. Ay, thank you, ha? Oy, salamat. Briggs. Thank you. Oh, kaya mo 60 ka ban. 60 sa ako. Hindi, kagigising ko lang. At tinikira daw ako ni Arnold Clavio. Yun daw, anong nangyayari daw? Wala daw tayo pinimigay. 700, ilang tons na tayo? 50. 750 tons. Arnold, alam mo ba ibig sabihin ng 750 tons? Yung buong bayan mo, pwede kong tabunan ng bigas. Sa dami ng bigas na pinamigay ko. Ha? Buong bayan mo yung kung saan kang bayan ka. Halimbawa, sabi mo isang bayan, kung taga Quezon province ka, o yung bayan mo sa Quezon, baka natabunan na ng bigas. Alam mo ba yung last week, kung nakakailan na ako, 26,000 sakong bigas na yung ipinamimigay ko mula sa sarili kong bulsa. Ha? At siguro yung mga 6 na tonelada ng gatas ang naipamigay ko mula sa sarili kong bulsa. Kaya kayo mga broadcaster, bago sana kayong kumaknak, mag-aral kayo mabuti. May pa-imbestiga ka bang nalalaman sa NBA? Dapat yung mukha mo, pa-imbestigahan mo. Ang laki ng mata mo. Diba? Laki ng mata mo, hindi bagay sa ulo mo. Ha? Pero yun mo, pagod na ako. Yan pa mababalitaan ko tuwing umaga. Dapat di ko na kayo pinapansin eh. Kasi mga kababayan, no? Ganito yan kapag nakinig kayo ng news. If you don't hear the news, you are uninformed. But if you do read the news, especially dyan sa mga ganyang klaseng broadcaster, you are misinformed. Yan. So wag na kayo makikinig ng mainstream media. YouTube na lang tayo. At least eto, makatotohanan. Di ba? Pagigising ko lang, hindi ko alam kung anong klaseng balita yung pinaglalabas. Ngayon, anong nakita ko yung balita? Si Arnold Club, si Arn, may pa-imbestiga pang nalalaman, pati ang National Bureau of Investigation ay idinadamay pa sa kanilang kalokohan. Napakalalaki niyong mainstream media kayo. Magbalita kayo ng tama, hindi po. Yan na yung pinagkikitaan niyo sa bagay. Trabaho niyo nga pala yan, manira ng kapwa, para kayo kumita. Kaso, titignan mo yung iba balita mo. Manalamin ka muna, Arnold. Ha, manalamin ka. Nagawa mo? Kasi sinisira niyo yung karakter ng isang tao by publicity. Ngayon, eto, sisirain kita. Manalamin ka, yung ulo mo, malaki, hindi bagay sa mata mo. Nagets mo? Kagigising ko lang eh.
Puyat na ako, pagod pa ako. Halos buhay ko, binubuhos ko para makatulong tayo ngayong pandemic. Eto, tanong ko. Ikaw, Arnold Clavio, anong tinulong mo ngayong pandemic? Tanongin kita. Eto, live. May mga tao. May naitulong ba to si Arnold Arn para sa ikabubuti ng ating bayan? Wala, di ba? Oo. Nakita mo to mga volunteers na to. Ah, eto, mga walang sweldo sa gobyerno, taya buhay. Naalala nyo ba sila? O wala. Sabi ko mga kababayan, if you will listen to them, you are misinformed. But if you don't listen to them, you are uninformed. So better go to social media and watch it by yourself. Di ba? O ngayon, pagtutuunan kita ng pansin. Patrip na, kagigising ko lang. Alam mo ba, Arn, kung anong oras ako natulog? Alas 5 ng madaling araw. Bakit? May bisita ako, isang taga-Taytay Rizal at isang taga-Sampaloc na humihingi ng tulong at tutulungan natin. Ha? Kayo, anong pinaggagawa nyo? Magbalita ng fake news. Di ba? Puta, itatrial nyo ako by publicity. O, ngayon kayo mag-trial. Eto, may mga tao dito. O, ayan o. Ayan. Ayan. Yung mga maliliit na ating mga kasamahan na nandun sa talampakan ng lipunan. Naalala nyo ba sila ngayon may COVID? Wala. Bakit? Tago kayo eh. Takot kayong gumastos. Mga style nyo, bulok. Oh, meron pang isa, babae, yung kasama ni Arn. Oh, alam mo, untog nyo na lang yung ulo nyo sa sarili nyo, sa pader. Para magising kayo paminsan-minsan. Nang minsan-minsan sa buhay nyo, gumawa kayo ng tama. Kayo ah, hamunin ko. Sana gumawa kayo, tumulong kayo bago matapos tong COVID. At titingnan natin kung may gagawin kayo. Pag wala kayong ginawa pagkatapos ng COVID, demandahan tayo. Nauna kayo, inignite nyo ako eh. Ah, pupulbusin ko kayo. Kahit mag-ubos ako ng daan-daang milyon, maipademanda ko lang kayo. Tingnan ko lang. Ngayon ito, reaction ko na lang to sa mga pinagsasabi nyong kasinungalingan. Kumukulo-dugo ko sa inyo. Pero, tama na yung 5 minuto ko sa inyo. Marami pa akong bibigyan eh. Ha? O, alam nyo na mga kababayan, i-bash nyo na yan. Buta na sinabi ko i-bash, nagpusuan lahat. Hi. Ito nyo. Akala nyo, media nyo, wala na nga yata nanonood sa media nyo, sa programa nyo yata, wala na yata nanonood eh. Kumain na ba kayo? Ako. Kumain na raw sila. Ako hindi pa. Buti pa kayo kumain na. Alang ya. Daan-daan toneladang bigas. Pang 750 tons na. Tapos ako, ang bigas ko, galing dyan sa sari-sari store yung kanin na luto, 5 piso isa. Hindi na kakakain. Paano ka pa makakakain eh? Ni Doc Beth Marian Shelby. Padala nyo nga si Grace, si Doktora Parangipang ng limansako ngayon. Pakuhanin mo, maka nakikinig to ngayon. Yung mga taga Marikina, yung mga doktor natin sa optometrist. May bigas pa tayo ron, di ba? Meron po. Ayan. Ito yung mga taga Nariag, si Ma'am Olga. Kaway-kaway. Binigyan ako certificate. Hindi rekto. Kaya po yun sa family Nariag. Gigising ko lang. Tumawag sa akin si Rex Kayanong. Yung sa Target On Air. Inibira ka ni Arn at saka ni Ali Soto daw. Hindi ko alam. Medyo maaanghang yun may mga ano, may mga investigation pa. Ang tatandaan nyo na, dyan lang kayo tumanda sa kasinungalingan. Ha? May style nyo bulok. I-challenge yung society. Yung mga society yung challenge ko hanggang ngayon tulog pa rin. Hindi pa rin tumulong. Nakuha mo. Ang aarte nyo, may i-challenge yung society tapos ang donation na ibinubulsa. Gano'n kayo kauto? Ano? Yung mga challenge ko hanggang ngayon tulog pa. Wala pang ginawa. Ha? Ngayon kung pagsasama-samahin natin yung mga dinonate ko magmula nung nag-umpisa itong lockdown, baka yung buong bayan mo natabunan na. Hindi ka na maahon. Diba? Sabi ko, wag nyo ako i-ignite, hindi kayo mananalo sa akin eh. Bakit? Kailan pananalo ang kasinungalingan sa katotohanan?
Eh kayo na may chismis at puro kasinungalingan na nalalaman nyo. Kaya naniniwala ang tao dahil mainstream media kayo. Tatawag kayo kay ganito, si ganito, tatawag kayo doon sa NBI. Eh yung NBI nga hindi makasagot sa inyo eh. Oo na lang ng oo dahil nasa mainstream media. O ngayon, magbakbakan tayo, hihintayin ko sagot nyo rito sa aking ginawang video na ito. Ha? Sagutin nyo ito. Hihintayin ko. Sa harapan ng mamamayang Pilipino, nakakahiya kayo. Bakit? Ang tagal nyo ng media, ang tagal nyo na nagkakapera, ang tatanda nyo na wala pa kayong nagawa para sa mamamayan. Puro yung bunga nga nyong kasinungalingan. Puro fake news ang lumalabas sa inyo. Oo. Ako? Eh kung ako lang ang may budget, mamagicin na kita. Pero wala eh. Pero awa ng Diyos. Oh, ito. Nalalaman ng lipunan kung ano yung pinaggagawa nyo. Ma'am, asan na yung truck nyo? Bahala na kayo. Sir, inano po sir eh. Naano kasi doon na checkpoint. Ngayon, pinapuntahan ko po yung... Saan na checkpoint? Doon po sa banda sa may ano lang, sa may Katipunan. Pero papunta na rin. Ah, papunta na. Okay. Sir, may request siya, sir. Mm. Ano yun? Pwedeng pag natin niya kasi na-late siya sa live niyo, magpa-feature sa'yo. Ah, ganun. Ah, sige, sige, sige. Yan, ah. Okay, okay, sige. Walang problema. Masasalamat po ka. Oh. Oh, yung ating anti-narcotic. Sa mga member dyan na followers ni Sir Francis, andito na po tayo ngayon. Totoo po, hindi po peke. Eto rin, indirekto. Para kay Sir Francis. Ah, alright. Kaya sabi, ayang pinagalaw niyo sila. Eto, tingnan mo, binigyan ako certificate, oh. Oh, appreciation. Ha? Bricks, paano mo nga ito? Pa-frame mo yan. Sir, chill ka lang, sabi ni Dimple Blanco. Patawag mo yung taga Marikina sila, Dr. Grace. Sige na, bigyan mo kahit na ano. Oo, fake news nga. Oo, laki ng ulo nun. Pantay ba mata nun? Hindi, ang sinasabi ko, yung R&R, malaki ulo na hindi bagay sa mata. Yung puppet? Oo, yung puppet na sinasabi ko. Oo. Pero yung kamukha niyang tao, yung nga si Arnold, may pa-imbestiga pang nalalaman eh. Hey! Ano nalalaman ng tao na puro fake news ang nalalaman mo? Ha? Ah, sa about sa hospital, oh. Dinilit niya. Eh, kanina, pag ngayon lang ngayon, mga bago ko bumaba ng building, tinawagan ako ni Rex kaya nung target on air. Boss, may bira sa'yo dito. Pinormal sa akin yung video. Eh, kung hindi ba naman iinit ang dugo ko, eh, may nalalaman pang MBI. Ako daw eh, puro mayaman challenge daw. At yun naman pala daw eh, kasyo, ganyan-ganon. Pinangalanan pa ako, Marcos. O ayan, Arnold, laki mata, klabyo, fake news ka. Ha? O, sagutin mo to. Alam mo, kung wala kang gagawin para sa mamamayan natin, manahimik ka. Alam mo yon, manahimik ka. Wala ka nang ginawa kundi magbalita ng fake news. Wala nang makikinig sa'yo. Wala na. Alam mo ba, alos araw-araw na ginawa ng Diyos, puyat na puyat ako. Bakit? Araw-araw, daan-daan toneladang bigas. Araw-araw, magmula nung uno hanggang ngayon, 735 tons, tonelada na ang dinidispose ko. Pera pa itong ngayon. Hmm? Kayo ang tanong ko, may nagawa ba kayo para sa maliliit nating mamamayan? Ultimo kulungan, lahat ng kulungan, pinagbibigyan ko na ng bigas. Ha? Ultimo yung ating mga volunteers. Lahat ng mga bayan, Quezon, Lalawigan ng Pampanga, Bulacan, buong Cagayan, pati DSWD. Ha? Yung sinasabi mong mga society na china-challenge ko, hanggang ngayon tulog pa, katulad mo. Oh. Galit na tao sa inyo kasi puro fake news ang nalalaman nyo. Oh. Katulad ng mga volunteers na to, naalala nyo ba sila? Naalala ba kayo nila, Arn-Arn? Naalala ba kayo? Oh, wala. Oh, asan ka ngayon? Kawawa ka naman. Wala na manunood sa'yo. Lalo na yung puppet. Ako, wala manunood doon. Laki ng mata eh. Di bagay sa ulo. Nakasalamin pa. Ano? Imbestigahan mo nga yun. Na-imbestigahan nyo ba yun? Na-imbestigahan nyo na ba yung ano? Yung mga naglalabas ng fake news? Ha? Kakahiya ka, di ba?
bagong gising ako, hindi pa ako nagkakape, hindi pa ako makakain. Bumaba ako rito para masigurado ko na yung mga taga-anti-narcotic, yung mga volunteers natin at yung ibang humihingi ng tulong ay mabigyan. Ngayon, ngayong Biyernes, Arn-Arn, ngayong Friday, may darating ako rito. 15,000 pieces na kalabasa. Pumunta ka na rito, tatabunan kita ng kalabasa. Tapos yung Antipolo, hindi Antipolo, Taytay, Rizal at Sampaloc, abangan mo yon. 10 truck na buhay na manok ipamimigay ko sa mga kababayan natin dyan. Abangan mo yan. Ha? Gusto mo pumunta ka rin doon, makipila ka na magkapakpak ka na rin. Hindi kasi kagigising ko lang mababalitaan ko yung mga banat nitong mainstream media na to. Puro fake news. Ano ka ngayon? Walang-wala ka, no? Subscriber ko, Arnold, sa YouTube ko, 1,000,000. Malalaman na lang lahat, sinungaling ka. Diba? Pinagtatawa na yung show. Diba? Naniniwala pa pa kayo sa tao ngayon? Ay, di ba't hindi na? Yun. Kita mo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bagong gising ako, makakatawagan ako ng isang radio broadcaster. Rex Cayano. Mia Francis, binibira ka ni Arn-Arn at saka ni nung babae. Hindi ko na maalam, pinorward sa akin yung video clip. Ba, ay maanghang nga ang mga sinabi eh. Kailan pa nag-pag, alam nyo, pagka may gumagawa ng mabuti, ginagawa nyo ng paraan para masira. Kaso hindi ako masisira eh. Bakit? Proven ang aking ginagawa. Nako mo. Eh kayo, proven na yung mga bunganga nyo malalaki. Hanggang bunganga lang kayo. Ang tanong ko, kayo dyan, may ginawa na ba kayo para sa mga mamamayan? Anong ginawa nyo ngayong COVID? Wala, dumaldal. Ay di, nakakahiya kayo, kawawa naman kayo. Diba? Gusto mo pa, hindi kita pagsasawaan. Bibigyan kita ng panahon. Ang style kasi nito mga media na to, bibirahin ka. Pag habang binibira ka, darating yung kanilang mga alalay. Bigyan mo na lang eka para tumahimik na. Hindi, birahan tayo kung gusto mo hanggang sa matapos tong COVID. Kung gusto mo hanggang magunaw ang Pilipinas, magbirahan tayo eh. Hindi kita atrasan. Bakit? Ako ay totoo. Totoo ang aking ginagawa at aking sinasabi. Alam na mamaya niya. Ikaw? Ano? Puro fake news ang nalalaman mo. Bagay, hanap buhay mo yan, diyan ka kikita. Kung hindi ka magsisinungaling, hindi mabenta, walang manunood sa'yo. Tunay ka. Tunay kang sinungaling. Tunay kang sinungaling. yan. Alam ng taong bayan yan, nakikinig sila. Ikaw sa studio mo, audience mo lang, yung cameraman mo. Eto, audience ko habang nagsasalita ako. Yung mga maumayang tumatanggap ng ating ayuda. Nakita mo? Gusto mo ng hiyaan, hihiyain kita. Mananawa ka sa akin, pauulunan kita ngayon. Akala mo ikaw lang mabunga nga. Ay nako, puta kayo na, mabunga nga rin ako. Pinakain din ako ng puki ng baboy ng nanay ko nung ako'y bata. Hindi nga, madaldal din ako, matabil din ang dila ko eh. Ito, naka-anim na balik na dito, kaka-deliver ng bigas eh. Ito? Nakailang balik ka na rito? Anim na sir. Ang nagda-deliver sa atin, Cagayan, Bulacan, Nueva Ecija. Anim na balik. Ito na lang, tanongin natin. Ito isang pahinante. Mga ilang sako na yung ibinaba mo sa akin? Hindi ko na mabilang, sir. Dami. May mga 2,000 sako na ibaba mo sa akin? Hindi lang? Hindi lang. Nakita mo. Isang delivery pa lang yan. Hindi na rin niya mabilang kung gano'ng karami. Tapos sasabihin mo na ako'y humihingi ng donasyon at itinatago ko yung donasyon ng mga bigas. Ikaw ay loko-loko. Bakit? Bakit ako hihingi ng donasyon? San damakmak ang pera ko? Marami akong pinagkukunan. Ikaw, kung hindi ka dumaldal dyan sa studio mo, wala kang makakain. Hinahamon kita. Arn-Arn, sunugan tayo ng pera. Hinahamon kita, pati yung kasamang broadcaster. Sige, sunugan tayo ng pera. Pag sinabi ko sunugan, uubusin natin ipamimigay natin sa taong bayan. Pakiwari ko, hindi lalaban to. Takot mabawasan ng pusing ang bulsa nito eh. Daldal lang ang nalalaman nito. Bunga nga lang ang nalalaman nito.
tawagan nyo na si Facebook Philippine, pa-takedown nyo itong ano ko, itong Facebook ko. Kasi habang nasa Facebook to, kahiya-hiya kayo habang buhay. Habang buhay kayo magmumukhang tanga, habang buhay kayo magmumukhang inutil sa harapan ng maraming tao. Habang buhay ko kayong kukutsain. Bakit? Eh ngayong may epidemya, imbis na tumulong kayo, puro ngaw-ngaw pa yung ginawa nyo eh. Sisiraan nyo pa yung taong tumutulong eh. Paano kung masiraan ako ng loob? Paano na itong mga mamamayan na umaasa sa atin na hindi nga kayang gabayan ng ating gobyerno dahil kulang ang ating ayuda mula sa national government? Ano, may masasabi ka pa? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag nyo ako sisimulan. Pag sinimulan nyo ako, pag naging umpisang tumabilang bunga ako, hindi nyo kayang awatin yan. Ayan. Sabi niya, share natin to paulit-ulit mga ka-FLM para makita at malaman ng mga tao kung gaano ka-fake news si Arn-Arn ng Channel 7. Yes! Atay ka ngayon, Arn-Arn. Bay, babash ka na ngayon, Arn-Arn, ng mga supporter ko, Arn-Arn. Dapat to, ma-caption to. Sigurado ko, i-delete tong... Kung ano na ba? Ha? Naka-live ako dyan, o. Oh. Yan. Naka, ang dami kong live. Ay, sir, may PC. Sino bukal? Ah! Ayan, baka fake din yan. Ah, baka fake yan. Fake yan. Ang fake lang mo, news. Ah, ha? Si Police Superintendent Greg Langson, retired po. Tapos ang bukal po ng Laguna. Okay. Sino nagpadala nito? Sila po mismo. Galing kay Beth? Hindi. Ipapasa pa lang po. Ah, o. Sige, dali mo sa opisina. Ah. At tingnan natin. Walang problema. Kumusta ko kayo? Ayan, nako, patay na. Patay ka na, Arn-Arn. Daming tao. Naka-live ako. I have 4.5 million sa Facebook page ko. Sa personal kong Facebook, I have 4 million followers. Plus sa YouTube ko, yon ang hindi madidelete. May 1 million followers. Nako, lahat. Malalaman nila ngayon itong ganti ko sa'yo. Hihintayin ko yung sagot mo, Arn-Arn. Pa-imbestiga pa. Tawag ka ng Interpol. Tawag ka ng Interpol, pati CIA, pati FBI, pagtatawagin mo na. Ha? Pag hindi mo napatunayan sinabi ko, magkikita tayo after COVID. Kung kaya kong umubos ng daan-daang milyon para matulungan ng mamamayan, pati karsonsilyo ko ibebenta ko para magkita tayo sa hukuman. Puro kayo fake news. Mga kababayan, please, don't listen to this... this kind of broadcaster. Why? If you not listen to this news, to their news, you are uninformed. But if you do listen to them, you are misinformed. So wala kayong pupuntahan. Dito na lang kayo sa social media. At least pagka hindi nyo gusto yung napanood nyo, pwede nyo ako i-bash. Ah? Awa naman ng Diyos, wala akong basher. Natunaw na. Oh, pero social distancing lang ako. Ah. Baka mamaya... Layo lang po na konti dyan. Oh. Thank you, boss. Ayan. Boss, pwede makain yung bigas. Wala akong problema ang bigas. Ayan, ipinamimigay ko. Kaya lang, hintayin natin yung mga kukuha. Nakahilera ho yan eh. Ha? Alinya na yan. Asan na yung truck nyo? Ano yan? Ah, sige. Oh, picture daw. Okay, go. Sikat na sa amin. Oh, thank you po. Oh, kita nyo. May mga nakikipicture na sa akin. Ikaw baga, Arn-Arn, pag lumabas ka ba, may nakikipicture pa sa'yo? Wala. Bakit? Bahong-baho kayo, papit na papit ka. Hindi ka naliligo. Oh, eh bakit? Napaliguan ba yung papit na yon? Hindi. Sabi ko sa'yo, huwag mo ako i-ignite eh. Bakit? Hindi ko kailangan ng media mo para malaman ng taong bayan yung ka-fake newsan mo. May sarili akong media. Eto, eto hawak-hawak ko. Yan. Nag-gets po? Oh, ayan. Oh, ayan. Ako, mulan. Sige po. Apo, sure. Sige. Mulan. One. Thank you. Alright, thank you. Ito na po yung mga bigas na ipamimigay ngayong araw. May isa pa. Bali, every other day ho kasi, 1,000 sako yung ipinamimigay natin. So, dun ho sa mga nagre-request, lahat yan.
Mami Elizabeth Oropesa, yung PPE mo nandito na, pwede mo nang kunin. Ay, sige po. Apa, picture po. Ah, Mr. Francis, pa-picture lang kami, pwede? Sige, opo, opo. Yeah, yeah, yeah. Ito yung naka-video ito, yan. Okay na? Okay, okay, thank you po. Ako yung presidente ng parang probation. Ah, maraming salamat po. Ako si Colonel Paxson, retired po sa PNP. Ah, yeah, Francis po. Ito naman si Bukong kasama ko. Sige po, pag yung papel nyo po ihilera natin, okay, okay, para kami po ibo-broadcast namin kung pipick up po kayo. Ano? Okay, po. Okay, salamat. Salamat, 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 Karen. Maraming salamat po. Thank you, Karen. Buddy, doon ka. Yung bigas nyo para sa Bacolor, ba't di nyo pa-pick upin? Tinawagan na ba ni, ano, ni Jay, si Buddy? Ano sabi? Anong oras na dating? Naantay ka nga. Oh, yung mga papunta ng Bacolor, yung mga taga-Bacolor, may bigas po kayo rito. Pwede nyo pick upin, 100 ka ba? Oo, 100 sa ako. Okay. 60 mo na ibigay sa kanila. 60 sa ako na. Nandiyan na siya, sir. Ah, andiyan na ba? Oo. Ah, bagong gising po ako, mga kaibigan. Eh, kagigising ko lang. Tinawagan ho ako ni Rex Kayanong ng Target On Air. Pinorwardan niya ako ng video clip. Tinitira daw ho ako ni Arnold Clavio. Dahil ako daw ho ay ganito, ganito, ganito. Alam niyo mga kapatid, sa sobrang dami na hong pinamigay natin bigas, baka magwala na yung mga taong pinagbibigyan ko. Eh sa bigas pa, wag na ho yung bigas, sa gatas na lang. Baka yung buong bahay ni Arnold Clavio yung natabunan na ng gatas. Gatas na lang, wag ng bigas. Kasi kung yung bigas ko ang tatanungin, eh baka yung buong bayan niya, hindi na makaahon na pag binuhusan ko ng bigas. Fake news ho yan. Alam niyo ba kung anong oras na ako natulog? Alas 5:30 ng umaga. Bakit? Bisita ko ho yung isang magaling na konsehalan ng Taytay at saka yung barangay chairman ng Sampaloc at humihingi ho ng ayuda. At atin naman hong pinagbigyan. At tuloy-tuloy hong pamimigay natin. Ngayon, ang bibigyan natin ay yung mga ating mga volunteer sa anti-narcotic. At saka yung mga taga-Bacolor, Pampanga, Marikina, at iba pa, Antipolo, Pagitan dito, Muntinlupa, lahat. 1,000 sacks po ang darating na bigas natin ay pamimigay ngayong araw na to. Ngayong araw uli na to. Ganon. Tapos ay makakarinig ako ng ganitong video clip. Eh di nakakainis ho. Pakishare nyo ito, pakishave na rin to dahil baka ho mawala ito after ko mag-live. Baka mawala ito. Para makita ng taong bayan. Ha? Sin man yan, doon na lang sa live ko. Kasapi, baya, kasapi. Mamaya na yung kasapi. Yung kasapi. Siguro sa kasapi, ang bigas lang na deliver ng kasapi sa akin lang ha. Mga 5,000 sa ako na. Kasapi pa lang ho yun. Wala pa ho yung Cagayan ko. Wala pa yung Bulacan. Di ba? Bago sasabihin, wala daw tayong pinamimigay. Bastos talaga to. Bigyan mo mamaya. Pagdating, unahin mo yung dapat unahin. Di ba? Mga basher, matunaw na kayo. Nakakahiya na kayo. Good morning. Tunaw na, matunaw na. Nakakahiya, nakakahiya. Nakakahiya. Ayan na. Dapat, bago kayo bumatikos, tingnan nyo at pag-aralan nyo mabuti. Nakakahiya kayo. Akala mo, sabi ko nga, matabil din ang bunga nga ako. Huwag mong i-ignite . Dapat sa'yo ang pala... Dapat sa'yo, Arn-Arn, ang palabas mo ay hindi Arn-Arn. Dapat ay The Muppet Show. Yan. Dapat ganon. Ay, daig ka pa ng batibot . Yung batibot, may substance pa yung kanilang sinasabi, pero ikaw walang substance. Tumanda ka ng broadcaster na wala kang pinagkatandaan para kayo si Chicharon. Alam mo, Arn-Arn, magsama-sama man kayong lahat ng broadcaster. Hindi kayo mananalo sa akin. Bakit? Puro kayo kasinungalingan. Wala na naniniwala sa inyo. Wala na. Diyan siguro sa studio nyo yung nanonood yung cameraman nyo lang. Sa akin, din sa tabi ko, palibot ko, dami nanonood. Marami! Ayun ba yung truck natin? Hindi atin yan. Pero ganyan din, almost din yung ganyan. Yan. Ako? Kita mo, kung dumating pa yun, nako, kawawa ka na naman, Arn-Arn.
Baon na baon ka. Durog na durog ka, Arn. Hihintayin ko yung inyong rebuttal, ha? Maghapon, magdamag, mag-aabang ako ng news nyo. Hihintayin ko yung sagot mo rito, ha? Magtulig saan na tayo? Maganda ito eh. Matabil din lang yung bunganga nyo. Eh, di mas matabil ang bunganga ko. Ako, pinakain ako ng nanay ko ng bata ako ng puki ng baboy. Hindi kayo mananalo sa akin. Ah, mamaya, bibirahin pa kita sa Cavite TV. Oh, magdamag yun, mamaya, titirahin kita sa Cavite TV. Nasa akin yung video clip mo. Ah, kung paano mo ako binanatan, pati ang mga NBI na nananahimik, idadami mo sa kasinungalingan mo. Oh, di ba? Hindi, ako daw eh, may mayaman challenge daw ako nalalaman. Ikina-challenge ko daw yung mga kapitbahay ko, pero ang totoo nun, itinatago ko daw yung donation. Yung mga sinasabi mong higher society hanggang ngayon, tulog pang katulad mo. Wala pang tulong na katulad mo. Oh, diba kasi sila mahilig sa donasyon? Oh, sila nga eh. Oh, yan, sila yung mahilig sa donasyon. Ako, sarili kong pinagpaguran, sarili kong bulsa ang inuubos ko para matulungan yung mga kababayan nating nasa laylayan at napag-iiwanan ng ayuda ng lipunan. Sabihin sa inyo? Hindi pa, hindi. Ayaw pa. Akala ko yung truck ko na yung dumating eh. Oh. Oh. Diba? Hmm. Nasaan ka na ngayon? Wala. Nakakaawa ka eh. Oh, asan yung truck ng mga anti-narcotic at nang ako'y makaakit na? Oh. Pumasok na dyan sa may ano, sa may guard. Ah, pumasok na sa may guard. Oh. Save nyo to. Yung mga YouTuber dyan. I-save nyo na ho ito at mawawala na naman ito. Oo. Dito kasi sa video nito makikita nyo kung paano tayo binalatuba ni Arn. Oo. Diba? Dapat na save to eh. Mawawala to. Ha? Nasaya? Oo. Mawawala tong video na to, sigurado to, mawawala to. Ang naka-live dito ngayon, nakapaligid sa'yo. Ah, de, pero mawawala kasi to eh. Ito sa akin mismo, mawawala to. Dying viewers eh. Pag follow nito ng 10K, wala na, sunod-sunod na to. Ah, buti na to ng 100,000 na naman. Ako lang yung nag-live yata na may kalahating million viewers, no? Tapos tinake down ni Facebook. Nag-live ako, kalahating million yung viewers. Pag post ko, tinake down ni Facebook. Kaya naobliga ako mag-YouTube eh. Oh, tinake down nila ako, nag-YouTube ako, nagkaroon ako 1 million subscriber. Di, ang dami kong pera ngayon pabalik. Paluloko ng mga taong are. Nandiyan na po, sasakyan. Ayan. Oo, yan po. Yan na po yung sasakyan. Ayan, ito na yung sasakyan. Ang talaga ng bigas na galing kay Sir Francis. Thank you, sir. Kaway! Kaway kay Arn, the puppet! Sigaw tayo, sabay-sabay. Fake news! Ayan, tamtamin mo. Binabati kayo mga taga Mindanao. Idol kayo niya, sir. Muslim ba ito? Muslim ka, oh, kapatid. Oh. Bakit? Wala ka bigas? Wala po, sir. Hindi ako sa inyo, sir. Bibigyan ka mamaya ni Yam Yam. Thank you, sir. Pabati, mga taga Imus, Cavite kami. Cavite pa galing. Cavite. Taga Maharlika Village. Galing pa pala. Galing pa pala ng Cavite itong mga to. Nakita niya. Karga! Bigyan niyo ng bigas yan. Joy J. Manalastas. Follow nyo po ako sa aking YouTube channel. At doon kayo mag-comment para kayo mabigyan natin ng kahit ano man lang na pwede natin gawin para sa inyo. Sampaloc, Manila. Sabayan ni Andrew Cantoboy Lopez. Abangan nyo ako dyan. Mamimigay ako dyan ng libu-libong buhay na manok. At saka bigas. Ganon dyan sa Antipolo, sa Taytay Rizal. Sa bayan ni Councilor Pia Cabral, mamimigay din tayo ng 3,000 buhay na manok dyan. Ha? Sir, siya po yung national treasure na. Ah. Peace bomb na lang. Yan.
Kawai. Oh, kabigyan nyo na. Pinala pa po yung kasi yung truck. Pinick up po. Ah, ganun. Eh. Ah, ganun. Alright. Oh, yan yung ato mga taga-antay narcotic. Asa siya si Avatar? Avatar, wala. Ah. Sige. Mag-selfie tayo. Oh, selfie lang, ha? Selfie lang po. Oh. Okay. Dapat tatanggalin ko rin yung mask ko. Para kasali naman ako. Kasali ka. Sali ko dito. Ah, sige. Sir, ah, ito. Tayo, ito, habang panahon na to, pag di pa na ito nawawala. Yan. Hindi naman ako tingin, sister. Hmm. Makapagalitan tayo dyan. Okay. Karga na, karga na. Bricks. Yam. Kargahan nyo 60 sa ako yun. 60, 60. Ayan, yeah, para sa ating mga volunteer na anti-narcotic. Ayan na po. Nagkakargahan na ng bigas dito. Ayan o. Para sa mga anti-narcotic sa Nariag. Alam nyo, ang masakit kasi nito. Ayan. Arn-Arn, manood ka! Manood ka, Arn-Arn! Ah, may nagawa ka ba? Ah, wala, di ba? Oh, tahiin mo na yung bunganga mo, Arn-Arn. Pati yung mata mong malaki, tahiin mo na rin. Ah. Ah, 60. Ah. Alright. See you guys! Shout out! Ayan, nakita. Nakita mo, nagkakawayan pa ho yung ating mga taga-anti-narcotic. Bakit? Kasi binigyan natin sila ng 60 sakong bigas. 50 nga lang dapat, ginawa ko 60. Bakit? Ay, ako yung natuwa. Dahil bakit? Eh, kailangan ho nila, sila ho yung mga volunteer lang. Kaya ito, lintik na mga broadcaster na ito. Dapat sa inyo yung maging matino kayo. Ah, puro kayo fake news o di kawawa ka ngayon. Patik down mo kay Facebook itong akin live. Bakit? Dahil nakakahiya ka habang buhay pag hindi nyo ito pinatake down. Oo. Ano? Akala nyo yung mananahimik ako? Hindi ho ko santo. Abnormal din ako. Ngayon, gusto mo magbirahan tayo. Hindi ko kailangan ng mainstream media para birahin ka. Diyan sa akin sobra-sobra na. Galit na nga sa'yo lahat ng subscriber ko. Abi, 1,000,000 yan. Biruin mo, nagagalit dyan sa kapekyusan mo. Tunggak. Maraming magandang araw ho.